mag-schedule tayo ng Toyota Fortuner 2013 model. So, yun, ano bang ihuhulog natin? Ihuhulog natin itong add-on 10W40 at isang 5W40. So, pwede siya paghaluin kasi same lang sila ng kapal. Yung isa medyo manip na ano, super synthetic 25W. Yung isa naman 10W. Okay lang yun siya paghaluin. So, alam ng mga mekaniko yan. So, ngayon, ihuhulog din natin itong Hado Technology Enterprise 200% concentrated. So, tsaka ito sa fuel apat. So, ginawa natin na check natin yung oil viscosity, na test natin. So, kailangan na talaga siyang mag tawag niya, kailangan niya ng so, kailangan niya na talagang palitan ng oil sapagkat dito na siya ng pilong. So, tinan natin. Okay. Very dark na siya. So, same na siya ng halos sa 4% suit na siya. So, kailangan sa pinisang palitan. Hindi na kailangan na patagalin pa. So, tara, samahan niyo ako mag-share tayo gamit natin yung TW, ano yung atomic oil. Ngayon, mag-share tayo. Natanggal na natin yung drain plug sa ilalim. So, ayan yung drain plug, guys. Kung mag-aanap kayo sa Toyota Fortuner 340, ito isa na sa ilalim. Dito siya. So, ito yung transmission. Ayun. Ito yung tumutulo na yan. Oh, yan, may itim na bilog. Yan, dyan natitiyo kayong drain plug. So, gamit lang kayo ng 14mm na socket. Patanggal yan. So, yan ang nagawin natin after pag-uwin. So, mag-tip tayo ng hato. Ito yung gagamitin natin na treatment. Full treatment ito, guys, sa Toyota Fortuner. So, hulog tayo ng apat na diesel. Anong purpose ito? Para linisin niya yung combustion chamber. Apat siya. Tapos, bago yung oil natin, dahil ang oil natin, na-treatment na rin ito eh. So, ito na, atomic oil na Hado 10W40 at 5W40. Pwede yan paghaluin. Depende na sa mekaniko nyo. So, yun. Tsaka isang complex oil treatment. Hulugin natin yan. Tsaka isang taplet engine para to sa mga valve seal, para yung valve seal mo kaya niyang palambutin at kung may crack man yan kaya niyang i-restore yan. So hindi mo na kailangan magtanggal or magpa-mechanics mo para magtanggal at magpalit ng valve seal. Ito lang, taplet engine. So asado. So yan, full treatment ito. Gagawin natin change oil ratio, full treatment. So yan ang ihuhulog natin. Okay. Yan. Sige, mamaya tignan natin after a few minutes. Ngayon, ang gagawin natin, patanggalin natin yung valve cap. So, dito tayo maghulog ng oil para mahihulog natin yung 10W40 na atomic metal conditioner. So, ayan siya. Bukas na natin. Gamit tayo ng funnel. So, lagyan natin yan dyan. Okay, tapos hulog tayo ng oil. So, tara. So, ang unang ihulog ang Hado 5W40. So, ang gagawin natin, pag ano nyo yan, pag magtanggal kayo ng takot, kailangan buksan nyo muna ito, yan, i-open nyo yan, tapos hinilain nyo yan sa yan, para meron siya automatic na may meron na siya, may liquid na siya. Tapos, pag binuksan nyo yan siya, pag binuksan nyo, meron pang seal yan. Ayan o. So, kailangan mo siyang hugutin. Okay. Ang purpose ko niyan para hindi matapon yung oil. Nakasil talaga siya. So, after that, hulog natin ito. Tara, sumahan niyo ako. Okay. So, ngayon, hulog natin ang 5W30. So ganyan lang siya kasimple. Kula. So ganyan lang siya kasimple, guys. So pagkatapos nito, hulog natin yung isa naman. So yan ang huling patak. So okay na. Sige, isa naman tayo dito. So dito naman tayo sa 10W. Yan.
natin. So yan na. So ang gagawin natin, okay. So check mo din yung oil level niya. So hirap nang mag-isa. Okay, mag-isa na tayo. So let's check. Masan niyo muna. After that, salpak. So okay na siya. Okay, so lagyan natin ng additives. So okay na siya. And then liquid muna din to. So review ko lang, bakit 5W40 na pang ano to, pang spark na pang ano to, gasoline. So ito naman 10W na SL or CI compression ignition, o ito naman pang gasoline at pang diesel. So ang ginawa natin kasi ang unit niya medyo luma na, so hindi natin pwede bigyan ng puro na manipis yung viscosity. So ang ginawa natin, pinaghalo lang natin yung dalawa kasi yung may-ari, mekaniko din. So yun ang gusto niyang ilagay natin. So tabor natin sa may-ari dahil sila yung may gusto na gawin yun. So okay lang din sa hado, wala mong problema yan eh. Dahil meron naman ng 3 feet ihuhulog. So ang maglalaro niyan yung hado na. So wala tayong magagawin, ihuhulog na natin treatment. After that, bahala na yung hado magtrabaho sa loob. So yun. So ngayon after na hulog natin ng oil. So warm up tapos yan hulog. Okay. So hulugin natin yung engine treatment. Full treatment ito, guys. So ang gagawin natin, ihulog natin 'yan. So kailangan bago kayo mag-treatment, kailangan niyo muna pa-under ng engine, kailangan naka-warm up 'yan. Okay. So ubos natin ng isang 500 ml na industrial. So okay na tayo. Eh, may screen 'yan. Eh. Kaya pala ko ayaw bumaba. Hindi, may screen yan, may screen. So, tapos niyan, ihulog natin. Ubusin natin, bro. Sayang yan, kay mahal yan. Tag 4-5 po yung isa nito, guys. Oh, konting patak. Kahit patak, kumari ko, pwedeng tigain. So, sunod natin ihulog yung Atomics na stop leak. Hindi na lang yung karton? Oo, hindi na. Kasi tanggalin natin yung karton, punitin lang yung karton. So, punitin na natin. So ganun din, kailangan punutin. Okay, so hulog natin. Tubig mali. Oh, tubig. Ang purpose nito ay para yung mga valve seal, mga rubber, oil seal, mga o-ring sa loob, kung ano-ano pang mga rubber dyan na nakapaloob sa engine mo na dadaanan ng oil. Para yan siya, yung oil complex. So ganyan yung viscosity niya, magugulat kayo, parang sobrang lapot. Talagang ganyan talaga yan. So gagawin niya, papagandahin niya yung oil viscosity ng oil mo, i-recover niya yon lahat. So yan ang kinaganda ng Atomics oil complex treatment. So at tay, hulog na natin tay, complex oil treatment, isang bote. Okay tay, so balik kayo ngayon dun. Mahulog na. So ngayon dun naman tayo sa fuel. We will naman tayo maghuhulog ng apat na bote. Meron. So, apat na bote. Ayun. Yun ang ihulog natin. So, dahil makina dyan. So, yan. So ang gagawin niya, lilinisan niyo yung combustion chamber mo. Yung mismo yung tinatawag nila na combustion chamber. Yung valve set mo, kaya niyang tanggalin yung lahat ng carbon deposit doon sa loob. So tatanggalin ni Hado yun sa magitan ng fuel saver extreme economy. Itong kulay yellow na to. So lilinisan niya lahat ng carbon deposit, baklasin niya. And then yung first ring mo, second ring, kaya niyang dukutin yan para bumalik ulit sa original na sipa yung compression mo. Kasi malilinis yung carbon deposit doon sa piston canal. So magkakaroon ng play yung piston ring. So gaganda yung laro ng compression mo. So yun ang kakaiba ng technology na ito. Very extraordinary ang technology ng Hado Nanotechnology. So yun. Okay din, apat. Okay na. So yun ang full treatment. So otra. So yun lang eh. Paandarin natin yung engine. After that, tingnan natin yung performance niya. Okay. So ngayon clear na lahat, natakpan na natin, okay na siya. So ang gawin natin, pandarin natin. Tingnan natin yung before kung ano yung under ng makina. Bago natin, ay susi, wait lang. Okay, susi. So
So, gawin natin. Ito na yung susi. Isaksak natin. Sapak natin. Ready to start? Start. Bago kayo mag-start, check nyo yung mga ito. Kung nakapark ba yan, sa handbrake. And then, start na yan. So, tingnan natin yung before. Kung ano yung under niya. Na hindi pa siya nakapinitritungado. So, tingnan natin. Oh. Malakas sa brother siya kasi na-trip na namin to ng one time. So lalo siyang lalakas kasi tawag niyan na lagyan natin ng atomic oil and then lagyan pa natin ng full treatment ng hado. So tingnan niyo guys yung under ng engine. So maganda na siya masyado. Lalo pa siyang gaganda dahil full treatment ang higilawa natin. Tsaka yung oil is hindi na siya ordinary oil na lang. Talagang atomic metal conditioner ng hado ang ginamit natin. So very responsive na siya. Narinig nyo yan. Ugong ng makina, wala pang 2,000 pero galit na oh. So yan ang result ng hado guys. Super lakas ng hado. So napakaganda. So ang gawin nyo, idle nyo lang yan ng idle. So meron siyang problem. Ayun. So ang fuel filter kailangan palitan dahil may tubig yan, sigurado yan. Tsaka para ano na rin, para yung mga dumi-dumi. So yun ang kailangan nating palitan. So gawatan ng ibang video dyan para malaman niya para tanggalin. So far okay na siya, malakas na. Oh, hindi ko na pwedeng ano yun talaga, abutin ng 3,000 kaya baka mauna yung makina pag-alis. Oh, lakas na compression niya. Yung ano, yung galit ng makina, yung compression. Kasi may iba, maabot ang ano, 4,000 yung ito. Bago mo marinig to. Yan o, yung tunog nentay. Bago marinig yan. So yung iba, umabot ng 4,000. Ito kasi na-treatment na kasi ito yung nakaraan eh. Oo, ngayon na lagyan siya ng ano, ng change oil na siya ng bago. Di wala na. Recover na yung liner. So, mas lalo na siya magbumukhang brand new yung loob. Lakas oh. Lakas ang ano ng makina oh. Oh, lakas oh. Iba talaga pag yung makina mo naka-treatment ng hado tapos change oil ka, full treatment ka uli. Mas lalo nagdagad yung makina. Oh. Pag inapaka mo talaga ng todo, talagang lalakas na lalakas yung compression niya. Ganda oh. Yung iba nga, hindi nga maabot ganito 4.5 eh. Maabot 4.5, normal na siya. Wala. Loss compression na siya. Loss compression? Oo, ano na, pasira na yung makina mo. Kailangan mo na top overhaul kasi para yung valve set malinisan, yung piston ring malinisan. Marami na dapat linisan. Baka nga ma-overhaul pa yan eh. So, yun guys. So, yun lang. Maraming salamat. Ako po si Doc Hado na Cars Hado Tech. Hado Smart Nano Technology. Bye bye and God bless. Ngayon ang gagawin natin, tatanggalin natin yung valve cap. So dito tayo maghulog ng oil para mahihulog natin yung 10W40 na atomic metal conditioner. So ayan siya, bukas natin. Gamit tayo ng funnel. So lagyan natin yan dyan. Okay, tapos hulog tayo ng oil. So, tara. So, ang una nang ihulog ang Hado 5W40. So, ang gagawin natin, ano nyo yan, pag magtanggal kayo ng takip, kailangan buksan nyo muna ito, yan, i-open nyo yan, tapos hinilain nyo yan siya. Yan, para meron siya automatic na meron na siya, may liglig na siya. Tapos, pag binuksan nyo yan siya, pag binuksan mo, meron pang seal yan. Ayan o, ito. So, kailangan mo siyang hugutin. Okay. Ang purpose ko niyan para hindi matapon yung oil. Nakasin talaga siya. So, after that, hulog natin ito para sumahan niyo ako. Okay. So, ngayon, ihulog natin ang 5W30. So, ganyan lang siya kasimple. Kula. So, ganyan lang siya kasimple, guys. So, pagkatapos nito, hulog natin yung isa naman. So, yan, ang huling patak. So,
okay na. Sige, isa naman tayo dito. O dito naman tayo sa 10W. Yan. Okay. Kung may budget, pili. Pero wala ko pili. Padawan ba? So yan na. So ang gagawin natin, okay. So check mo din yung oil level niya. So hirap nang mag-isa. Okay, mag-isa na tayo. So let's check. Saan nyo muna, after that salpak. So okay na siya. Okay, so lagyan natin ng additives. So okay na siya. And then liquid mo natin to. So review ko lang, bakit 5W40 na pang ano to, pang spark, na pang ano to, gasoline. So ito naman 10W na SL or CI compression ignition, o ito naman pang gasoline at pang diesel. So ang ginawa natin kasi, ang unit niya medyo luma na, so hindi natin pwede bigyan ng puro na manipis yung viscosity. So ang ginawa natin, pinaghalo lang natin yung dalawa, kasi yung may-ari mekaniko din, so yun ang gusto niyang ilagay natin. So kabur natin sa may-ari dahil sila yung may gusto na gawin yun. So okay lang din sa hado, wala mong problema yan eh, dahil okay. So hulugin natin yung engine treatment. Full treatment ito, guys. So ang gagawin natin, ihulog natin yan. So kailangan, bago kayo mag-treatment, kailangan nyo muna paandar yung engine. Kailangan naka-warm up yan. Okay. So ubos natin ng isang 500ml na industrial. So okay lang, tay. Eh, may screen yan eh. Kaya pala ko ayaw bumaba. Hindi, may screen yan, may screen. So tapos niyan, ihulog natin. Ubusin natin, boy. Sayang yan, kay mahal yan. Tag 4-5 po yung isa nito, guys. Oh, konting patak. Kahit patak, kumari ko pwedeng tigain. So sunod natin ihulog yung atomics na stop leak. Hindi na lang yung karton? Hindi na. Kasi tanggalin natin yung karton, punitin lang yung karton. So punitin na natin. So ganun din, kailangan punutin. Okay, so hulog natin. Tubig muli. Oo, tubig. Ang purpose nito ay para yung mga valve seal, mga rubber, oil seal, mga o-ring sa loob, kung ano-ano pang mga rubber dyan na nakapaloob sa engine mo na dadaanan ng oil. So titirahin ni Atomic sa stop leak. So yung mga nagaliking siya, magtitrabaho nun. So dito naman tayo sa oil complex. Yan siya, yung oil complex. So ganyan yung viscosity niya, magugulat kayo, but parang sobrang lapot, talagang ganyan talaga yan. So gagawin niya, papagandahin niya yung oil viscosity ng oil mo, i-recover niya yon lahat. So yan ang kinaganda ng Atomix oil complex treatment. So at tayo, hulog na natin, tay. Complex oil treatment, isang bote. Okay, tay. So balik kayo ngayon dun. Mahulog na. So ngayon dun naman tayo sa fuel. Sa fuel naman tayo maghuhulog ng apat na bote. Fuel ba din? Wala. Meron. So, apat na bote. Ayun. Yun ang ihulog natin. So, dahil makina dyan. So, yan. So ang gagawin niya, lilinisan niya yung combustion chamber mo. Yung mismo yung tinatawag nila na combustion chamber. Yung valve set mo, kaya niya tanggalin yung lahat ng carbon deposit doon sa loob. So tatanggalin ni Hado yun sa magitan ng fuel saver extreme economy. Itong kulay yellow na to. So lilinisan niya lahat ng carbon deposit. Baklasin niya. And then yung first ring mo, second ring, kaya niya dukutin yan para bumalik ulit sa original na sipa yung compression mo. Kasi malilinis yung carbon deposit doon sa piston canal. So magkakaroon ng play yung piston ring. So gaganda yung laro ng compression mo. So
yun ang kakaiba ng technology na ito. Very extraordinary ang technology ng Hado Nano Technology. So yun, okay din, apat, okay na. So yun ang full treatment, so tara. So yun lang eh, paandarin natin yung engine. After that, tingnan natin yung performance niya. Okay. So ngayon,